sa pista ng Nuestra Señora de Candelaria, ginugunita ang paghahandog ng sanggol na si Jesus sa templo. 40 nang si Jesus ay isinilang, ito'y dinala ng kanyang mga magulang sa templo upang italaga sa Panginoon. Ayon sa tradisyon ng mga Israelita, sa araw ng pag-aalay ng bata, isinasagawa ang paglilinis ng ina. Kahit alam ni na Jose at Maria na ang sanggol na kanilang inaalagaan ay anak ng Diyos at tagapagligtas, sila'y sumailalim sa kautusan ni Moises. Tinagurian ang tagpo bilang pista ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo o Feast of the Presentation of the Lord. Sa kasaysayan, iba't iba ang naging tawag sa nasabing selebrasyon. Sa sinaunang simbahan, ito'y kinilala bilang pista ng engkwentro. Di kalaunan sa pagbabago ng liturhiya matapos ang Vatican II, ang nasabing paggunita ay binansagang paglilinis sa mahal na Birhen. Isa pang popular na tawag dito ay Candelaria, sangayon sa tradisyon ng pagbabasbas ng mga kandila sa araw na ito na iniaalay sa prosesyon na isinasagawa sa pista, alinsunod sa propesiya ni Simeon sa Ebanghelyo na nagsasabing si Jesus ang liwanag na tatanglaw sa mga Hentil. Ang pagbabasbas ng mga kandila ay idinaraos sa simula ng misa sa araw ng pista. Noong 1997, binansagan ni San Juan Pablo II ang araw na ito bilang World Day for Consecrated Life. Sina Propeta Simeon at Ana na nagtalaga ng kanilang buhay ang mga inspirasyon sa likod ng proklamasyon ng Papa. Dahil aniya, ang kanilang tahimik at bukas palad na serbisyo ay huwaran para sa lahat na nag-alay ng kanilang buhay sa Panginoon. Ani Pope John Paul II, the presentation of Jesus in the temple is an eloquent icon of total offering of one's life for all those who are called to the consecrated life. By means of the evangelical councils, the characteristic features of Jesus, the chaste, the poor, and the obedient one, itinuturing ng simbahan bilang extension ng Pasko ang pista, dahil sa araw na ito ipinagdiriwang ang Diyos na nagkatawang tao bilang liwanag na ngayon ay nahayag sa buong daigdig. Hindi matid ng Israel na dumating na ang kanilang inaantabayan ng Mesiyas. Natupad na ang propesiya ni Malakias ukol sa pagdalaw ng Panginoon sa kanyang templo. Sa pagdadala kay Jesus ng kanyang mga magulang sa templo, tayo ay hinahamon din na bitbitin sa ating puso ang Panginoon na liwanag ng mundo sa lahat ng ating nakakasalamuha. Saad ng simbahan, we should all be light bearers as we carry blessed candles in joyful procession, a sign that our hearts are also aflame with the love of God and that Jesus is present with us as we bring His life and light to the world. Giit ng simbahan, Jesus is truly the light shining in the darkness and true light that enlightens everyone. At si Simeon ang unang nagbayad ng katotohanan ito, Udyok
ng Espiritu Santo. Ang kanyang galak at kapayapaan ay suma sa atin sa pagtanggap sa liwanag ni Kristo, ang sekreto ng tunay na kapayapaan ng puso, kapayapaan hindi kailanman may pagkakaloob ng mundo. Ayon kay Simeon, hindi lamang nagbibigay karangalan ang batang si Jesus, kundi nakatalaga din sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Noon pa man, tinukoy na ni Simeon ang misteryo ng krus, at kay Maria, isiniwalat ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Ngunit magbibigay ng bagong buhay para sa marami. Ang propesiyang ito ay binibigyang linaw sa ikalawang pagbasa na nagsasabing ang liwanag ni Kristo ang susupil sa kadiliman. Nawa ang ating pag-unawa sa misyon at identidad ni Jesus ang magdala sa atin sa mas malalim na pagpapahalaga at pagtanggap sa kanyang liwanag. Ngayong araw ng pista ng Panginoon, papasukin nawa natin siya sa templo ng ating puso. Matutunan nawa natin ang mapagpakumbabang pagsuko sa Diyos. At kina Simeon at Ana, ang tiyaga at katapatan sa pagtalima sa Diyos sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa panahon ng pagsubok at kawalan ng kasiguruhan. Mahal na Ina ng Candelaria, tulungan mo kami na manatiling nakatutok sa Panginoon upang buong tapat at tiyaga namin siyang mapagsilbihan bilang mga tagapagdala ng kanyang liwanag sa mundo. Amen.